Okay, let's pray first. Let's bow our heads in prayer. Lord God, dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given to us using the technology, Lord, for us to have to study your word, to ponder and to meditate on your word, studying the churches, seven churches in the book of Revelation. We pray, Lord, that you would give us wisdom. May your Holy Spirit freely move in us, in our midst, and continue, Lord, to use your word to encourage us, to change our ways, and to do things for your glory, honor, and praise. And again, we thank you, and thank you for the young people who are here with me. Be with them and bless them, and maybe those who are entering, Lord, this Zoom. We pray that you would guide each and every one of us, and truly, Lord, cleanse us and forgive us from all our sins. And again, thank you for everything. All these things you ask in Christ's name we pray. Amen. Okay. So now I will be requesting just to read their work. Babasahin lang nila yung kanilang mga ginawa, no? So unahin ko na si Hannah. Okay? So si Hannah, nandito na rin sa akin yung copy nung gawa niya. Okay, but wait, I'll share my screen. Okay. Then, open ko lang yung gawa ni Hannah para rin makita nyo while she's reading it. Just a quick reading nung yung gawa. Okay? So, Hannah, ready? Sige. It's your time to shine. Ito yung work ni Hannah nasa screen nyo. Okay, sige Hannah. Yung na-research ko po about the Church of Smyrna. So yung una ko pong outline na nilist down regarding the city of the church, ang Smyrna po is located, Smyrna was a seaport city about 35 miles north of Ephesus. It has been described as the most beautiful of the seven cities. Today, it is called Izmir, Turkey. Okay. Scripture does not give us any information concerning the founding of this church, nor is it mentioned in the book of Acts. Yung sa second outline ko po, the chosen title of Christ, ang tinawag po kay Lord Jesus Christ is the first and the last. I also listed down yung Alpha and Omega and also the resurrected one. Okay. Yung third outline ko po, the commendation, yung positive po. Yung first point is yung works, tribulation, and poverty. I think the three attributes po. And then the second one po is galing po dun sa context ng Revelation chapter 2 verse 9. Yes. Rich in faith yet in the midst of poverty and tribulation. Sige. Number 4, outline the condemnation, which is the negative. The Church of Smyrna has found no fault. Okay. Wow. Let's see. Number 5. Thank you. Next. Number 5, the calling or counsel. Galing po dun sa context po ng Revelation chapter 2 verse 10a, Jesus calls them to remain faithful in their suffering. Good. Number 6, the commitment. Those who were sa context po naman ng chapter 2 verse 10b, those who were faithful would receive the crown of life. Okay. Good. And then lastly po yung conclusion. Meron pong nilist daw na 5 things na ayun po. Number 1, Jesus is the ultimate victor. 2, suffering is the ultimate test. Number 3, Satan is the ultimate enemy. 4, trust is the ultimate solution. And 5, life is the ultimate reward. Ayun lang po. Okay. Sige, palakpakan natin si Hannah. Paano natin pa? No, walang sound pero pumalakpak tayo, okay?
So very good, Anna. So we will see as we study. So again, ganda yung nagre-research kayo, at least meron na kayong background knowledge, no, sa inyong pinag-aaralan. So I am glad for that, and thank you, Hannah, for what you have shared to us. Okay? So next, I will choose ang mga nandito nga, sabi ko sa inyo, wala pa naman yung mga nagpasa ngayon, siguro later on nandiyan sila. Si Naomi. Okay, si Naomi. So I will share yung kanyang gawa. So wait lang, Naomi. Share ko lang yung screen and your work. Okay. Okay, sige. Naomi. Ayan. Okay, nandito Hello. Na yung work. So my research about the Church of Smyrna, it is in the text of Revelation chapter 2 verses 8 to 11. So the first one is the city and the church. So the Church of Smyrna was a seaport city 35 miles north of Ephesus. Okay. Due to its close proximity, it may have been a church founded by Paul in his missionary journey to Ephesus. Although wala siyang binanggit sa yun nga sa Acts, wala siya doon. Mm-hmm. Ayun. So this city is known as the most beautiful of all the cities, and in modern times it is known as Izmir, Turkey. Mm-hmm. So number two, the chosen title of Christ is the first and the last, or otherwise known as the Alpha and Omega. Okay. So number three, the commendation, which is the positive one, is found in Revelation chapter 2, verse 9, the works, the tribulation, and the poverty. So the Church of Smyrna was rich in faith, but yet they were plagued with many tribulations and sufferings, and as well as persecutions then. Okay. Ayan, the commendation, which is the negative one. Condemnation. Okay. Ayun. The Church of Smyrna is surrounded with Jews who blaspheme and are called the synagogue of Satan. So ito yung mga Jews na nagsasabi na Christian sila, but yet they are trying to destroy the work of Christ. Ayun. So okay. So napapaligiran sila noon. So nakikita natin sa Church of Smyrna, madaling ma-sway sila dahil dun sa mga Jews na to. But they were so rich in faith nga. Mm-hmm. Ayun. So the fifth one is the calling or counsel. Revelations chapter 2 verse 10a. Jesus calls for the believers in Smyrna to be steadfast and believe and faithful despite the persecution. So, okay. Ayun. So, dapat maging faithful kahit ano pa man yung mga pagsubok na dumaan. And then the commitment, which is the last one, in the same verse, but it is found in the latter part, the commitment is that their faithfulness, if they be found faithful, they will be rewarded with the crown of life when they are called back to heaven. Ayun. Okay. Thank you. Siguro, you forgot number 7, the conclusion. Opo. But it's fine. It's Opo. Fine. So, dito sa, meron na konting, magkakaibahan yung gawa ni Hannah and ni Naomi. But I will not say my word about that. But sa condemnation, wala. Sabi ni Hannah, nowhere to be found yung condemnation. So, si Naomi dito, the church is of Smyrna is surrounded with Jews who blaspheme and are called the synagogue of Satan. Okay, so we'll see. So thank you for that. And again, welcome to all of you. So we are discussing the homeworks of Naomi and Hannah. So again, I have received 6 homeworks. So again, if you don't have, it's fine. Pwede pa kayong humabol kung gusto nyo. So we are going to proceed with our lesson, okay? So we will just learn one point on the outline, okay? Sa hapong
sa gabing ito sa inyo, no, dito sa akin sa hapon. Okay, so again, palakpakan natin si Naomi. Okay, thank you so much. Wag kayong mag-alala, marami pa kayong mga gagawin. Meron pa tayong 5 churches, no? Or we can, yung mga iba pang gumawa, they will share their homeworks next lesson. So again, salamat sa inyo. And we will go to our lesson today. So ako naman ang mag-share ng aking screen at ng lesson ko. So yan. Okay? So if there will be some problem sa screen, sabihin nyo lang sa akin, ano? So itong ating subject, at meron na rin akong title na nilagay dyan. So yan na yung last na church na lalagyan ko ng title, The Suffering Church. Sa mga susunod na churches, sasama nyo na yan sa homework ninyo. Ano yung pwedeng title? As you read it, ano yung title na pwede ninyong sabihin? Isip kayo ng title para sa church na yon, no? So we will be reading Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Tatawag na lang ako ng ilan sa inyo na magbabasa dito sa Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Napakaiksi lang, ano? 4 verses lang. So let me just request. So sige, yung magkasama ng dalawa dyan, si Micah na lang tsaka si Pauline, tag-dalawa sila. Basahin yung 8 and 9, 10 to 11. Sige. Revelation chapter 2, verses 8 and 9. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Verses 10 and 11, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Okay. So, salamat sa inyo. So now we are going to proceed with our new church, yung new church na ating pag-aaralan. Ano? Yan yung church ng Smyrna. At salamat sa mga research kanina. Meron na tayong information na nakuha. Okay? So, kung titingnan nyo yan sa map, ayan. So, ito yung Ephesus. So, yun nasa taas. No? Niya yung Smyrna. Okay? So, we will just study the background of this church and the city. Okay? The city. At napakalinaw, napakaganda rin ng research ni... pareha si Naomi and Hannah na nagsabi na wala masyadong information sa Book of Acts yung church ng Smyrna, which is true. Okay? So, tama yan. And very good research. Okay? So, the city is about 35 miles. So, hindi tayo masyadong sanay sa miles, kaya nilagyan ko ng kilometers. So, 56 kilometers north of Ephesus. So, hindi ako familiar na dyan sa lugar na yan. Kasi kung ilang kilometers yung, I don't know if that yung Laguna is 50 or hindi ko alam kung ilang kilometers. But mag-isip na lang kayo, medyo malapit lang to, no? 56 kilometers north of Ephesus. So malapit lang. And as mentioned by Hannah and Naomi, di ba? So wala masyadong na-mention sa Book of Acts, but most probably, I think Naomi was the one who mentioned it, that maybe it's Apostle Paul started there since it's near Ephesus, doon nag-start and kumalat going to this place. Okay? So it was a wealthy city. Mayaman.
Kagaya ng Ephesus na pinag-aralan natin last week, di ba? Ang city na ito ay mayaman and second only to Ephesus. Pero mas mayaman ang Ephesus. Okay? And also, it's a seaport. Ibig sabihin, daungan ito. Daungan. So, pagka daungan, kagaya sa Manila, di ba? Nandyan yung mga daungan ng barko. So, kung nasaan ang mga daungan ng barko, nandyan yung trade, yung trading. So, ibig sabihin, ng city na yan, ang lugar na yan, ay maraming perang pumapasok. No? So, ganun din dito sa Smyrna. But unlike Ephesus, Smyrna is still a large city. And then, as have been shared din kanina, ito ay modern day Izmir. Okay? So, ngayon, yan yung third largest city sa Turkey. Ngayon. Okay? Kaya if you will be given a privilege to travel, yan yung mga puntahan ninyo. Kung possible. But right now, this place is gusto ng gera, no? Ng Turkey. Galit ito sa Israel. Okay? But, kung bibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon, bisitahin natin yung mga ganyang mga lugar, no? Mga historical places, especially biblical, yung mga history sa Bible. Okay? So, naglolo ko yung aking mouse. Yan. So, it was one of the finest city of Asia. Okay. Dali ah. Lolo ko yung mouse ko. Okay, so it was one of the finest city in Asia. The city was called the Glory of Asia because of its planned development, its beautiful temples. Of course, temple na yan. Yung mga templo na yan ay temple nila sa kanilang mga gods and goddesses. And ideal harbor. So, talagang maunlad na city. And Smyrna was old. Tanda na itong, ang history ng Smyrna ay matagal na. So it was as far back as history goes. There was a city there way back in human history. So it was rebuilt 2,990 years before Christ. At later on, as we study this, may kahalagahan ito. May connection ito, no? Itong city na ito sa kanilang church din. So it suffered many earthquakes, fires, wars, and it was rebuilt and rebuilt and rebuilt. So paulit-ulit na ni-rebuild itong place na ito. One of the person na nag-rebuild ng place na ito is si Alexander the Great. So kilala niyo si Alexander the Great, 'di ba, sa inyong history. So later on magdadagdag ako ng mga information about that as we proceed. So to some, they said it was the ideal city in the earth. Began at the harbor, traversed the beautiful narrow foothills. Oh, ideal city daw ito, no? Ideal na place. And then behind the city, there was the Pagos. Ano yung Pagos? Pagos is a hill covered with temples and noble, glorious buildings. It was a center of science, okay? It was even an ancient center of medicine, okay? So, sentro siya ng medisina at ng siyensya, okay? Yan yung background ng city na ito. And also, Smyrna was a free city. Pag sinabing free city, though they are under the Roman Empire, they have their own freedom to do when it comes to their own rules or laws. So kasi sila ay laging winner side in all Roman civil wars. So sila ay laging nananalo, therefore, it maintains its freedom. So ganyan yung lugar na ito, no? So they have their own laws, though they are under the Roman Empire. So ano sa kanila? Tiwalang-tiwala ang emperor ng Rome, no? Because, again, also for their loyalty. So it was a stronghold of emperor worship. So kaya ang emperor ay sobrang nagtitiwala sa
lugar dito sa Smyrna because ito ang pinaka isa sa pinaka solid pagdating sa emperor worship. Okay? So sinasamba nila yung kanilang emperor. And during this time, ang mga emperors ay considered to be gods. No? Sila ay Diyos. That's why, the reason why, since they are a stronghold of emperor worship, Rome left it alone. So pinabayaan ng Rome, which is the center, okay lang yan, no? Pabayaan natin ng Smyrna kasi naman itong Smyrna ay loyal naman yan sa emperor. Kaya they gained their freedom. And then it was the center of all kinds of pagan worship. The worship of Cybele, Apollo, Asclepius. Yan, didiscuss natin yan, si Asclepius, si Aphrodite, Zeus. So kilala nyo yan, mga Greek gods and goddesses, si Aphrodite, si Zeus. All of those deities had temples in Smyrna. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Lahat yung mga Diyos-Diyosa na yan ay may templo. Okay? So meron nga, I think it was in Ephesus na mas marami pa ang number ng mga Diyos-Diyosa nila kaysa sa number ng mga tao. No? So grabe. So kanino ka kaya tatawag? Halimbawa, paano pag nakalimutan mo yung pangalan ng Diyos? Kunyari, gusto mo magka-harvest ka. Sino nga yung Diyos na tatawagin ko? So sobrang dami, makalimutan mo. No? So ganyan sila, marami silang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Okay? There are idolatrous nation. There was also there a glorious temple in tribute to Homer. I think, and I know you have heard him sa inyong English subject maybe or in history. Si Homer ay ipinanganak no, sa lugar na yan. Sa Smyrna. Okay? So every year, ito yung rules, ito yung batas dito sa Smyrna. Okay? So, sandali, I need to fix my mouse. Ayo ah. Battery. Maybe it's the battery. Dede. Saan? Okay, dede. Luisa. Okay, so pause lang kayo sandali dahil lolo ko yung aking mouse. I need to change maybe ng battery. Or wag ko na gamitin yan. Meron naman pala akong mouse dito. Okay. So, I hope you're still there. So sige, tuloy natin yung ating lesson. But every year, every citizen of Smyrna had to burn incense to Caesar. Okay? So ang mga tao dito sa lugar na ito ay kailangan silang mag-offer ng incense kay Caesar. So recognizing that Caesar is Lord. So ganun yung challenge noon sa mga Christians, no? Kailangan sino ba ang kanilang sasambahin? Is Caesar your Lord or the Emperor? Or who? So ganyan yung labanan noong mga panahong ito. No? So kailangan silang mag-offer. Pagka nag-offer ka ng incense, it means you recognize that Caesar is your Lord. So there was a great altar there, ang tinatawag na altar, Caesar's altar. And you had to go every year and burn incense to Caesar and receive then a certificate that you had done that. So mag-offer ka at makaka-receive ka ng certificate. Ngayon, pag wala kang certificate, may problema. No? Maaring may gawin sa yung persecution. Okay? So without a certificate, you would be persecuted because you were violating the highest law of Smyrna. So ano yung highest law ng Smyrna? That is emperor worship. We will worship the emperor. The emperor is our God. Okay?
So yan ang magiging problema mo pag hindi ka nag-offer, hindi ka makakatanggap ng certificate at makaka-receive ka ng maraming persecution kaliwat kanan. Hindi lang minsan yung iba hindi naman pinapatay, okay? But they will be affected when it comes to their job, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business. So kailangan nila ito. So to be without a certificate, as must have been the case for Christians who would not say Caesar is Lord. Pag nag-offer ka ng incense, meaning to say you are saying that Caesar is Lord. Okay? But only Jesus is Lord was to risk discovery and death. So ito yung mga risk sa lugar na ito, mga young people. Pagka ikaw ay hindi ka magsasambat, mag-o-offer kay Caesar ng incense, hindi ka makareceive ng certificate, you will be killed. Okay? Pwede kang patayin, pwede kang pahirapan, pwede kang hindi isama sa mga guild. Pag sinabing guild, yun yung mga business center nila na merong mga kooperatiba, mga grupo. Hindi ka pwedeng isama dun sa group na yan, no? So ibig sabihin, malulugi yung business ninyo. Okay? Or walang bibili kasi hindi ka naman sumasamba kay Caesar. So yun yung mga risk nila. So historically, Caesar was the persecutor and particular Caesar was a man, Domitian. So na alala niyo si Domitian, ang emperor na madumi, no? So ito ay galit sa mga Kristiyano. So he hates Christians. So Domitian was a murderous dictator who launched extensive persecution against the church in the Roman Empire. And it came down with force in the city of Smyrna. Matindi ang persecution dito sa lugar ng Smyrna. Tingnan nyo sa, balikan natin yung Revelation chapter 2 verse 8. And unto the angel of the church in Smyrna write this thing, said the first and the last which was dead and is alive. I know thy works and tribulation. Nakita nyo? May tribulation and poverty. I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Papalawakin pa natin yung mga yan sa mga susunod na pag-aaral natin. So he was a murderous dictator who launched extensive persecution against the church and Roman Empire and came down with force in the city of Smyrna. So matindi ang paghihirap na dinaranas ng mga mananampalataya dito sa lugar na iyan, no? Sa Smyrna. So life was very dangerous for the believers because they would not say something that everybody else had to say. And that is, Caesar is Lord. Pag sinabing Caesar, iyon yung emperor nila, ha? Kahit si Domitian, siya the Caesar of Rome. Ibig sabihin, siya yung emperor. Yan yung highest position. So Caesar is Lord, Caesar is Lord. And not to say that Caesar is Lord could be fatal. So ngayon, mga young people, hindi nyo naman yan nararanasan. Hindi natin nararanasan yan, di ba? Na papatayin tayo dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi yan tayo tatanungin na ikaw ba, pagka Kristiyano ka, ipapatayin ka. Hindi natin yan nararanasan. Pero sila, pagka sila ay naniniwala kay Jesus at dineclare nila that Caesar is not Lord, they can die. Pwede silang mamatay. Pwede na lang ikamatay yan. So mass execution of Christians occurred throughout the first century when they didn't say Caesar is Lord. Napakatindi, di ba? So if they will not recognize Caesar as Lord, they will be killed. So now, Smyrna is mentioned only here in Scripture. Okay? So yan yung sinasabi kanina ni Hannah at ni Naomi. Smyrna is mentioned only here in Scripture. Dito lang na-mention sa Revelation, yung Smyrna. But from other literature, it is evident that this city was noted for its wickedness and opposition to the gospel in the first century. Now, punta tayo sa Acts chapter 9, verse 10. At Acts chapter 19, verse 10. Acts chapter 19, verse 10. So kung sa Ephesus, ang daming information, dito sa Smyrna, wala masyado. Pero ito yung most probably pinanggalingan ng church ng Smyrna. Okay? And this continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia, yan yung Asia Minor, modern-day Turkey, heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Okay? So most probably, dahil dyan sa
pagkalat ng salita ng Diyos starting from Ephesus, lumaganap sa buong Asia. Yan yung naging simula na nagkaroon ng church sa Smyrna. Okay? Yan yung maaring naging starting point kung paano nagkaroon ng church sa Smyrna, lumaganap ang gospel. So itong word na Smyrna, ang ibig sabihin ng word na Smyrna, kukuhain niyo lang yung gitna, no? Yung gitna na ano yan, na mga letters, yung M-I-R. Dadagdagan nyo lang ng R-H. So, ang ibig sabihin ng Smyrna ay mere. So, ano ba yung mere? Naalala nyo yung inoffer kay Jesus Christ ng three wise men. Wise men from the East, no? Yung sinasabi nila sa kanta, may tatlong haring nagsidalaw pag Pasko, di ba? So, hindi naman haring nakalagay doon. Old wise men. Okay? So gifts, yes, very good. Naomi, gifts of gold, frankincense, and myrrh. So yan yun. So ano ba ang myrrh? Ito ay sweet perfume used in embalming dead bodies. So ito ay mabango na noon naman wala silang ibang paraan para tabunan yung mga amoy, mawala yung amoy ng isang patay. But to put some perfume, yung mga mababango, no, na mga bagay, no, mga halaman, everything. So ito ay sweet perfume used in embalming dead bodies and included in the holy anointing oil used in the tabernacle worship in the Old Testament. So Exodus chapter 30 verse 23, nakikita nyo. Exodus chapter 30 verse 23. So ako na lang magbabasa, no. Exodus chapter 30, verse 23. Take thou also unto the principal spices of pure myrrh. Okay, nakita nyo yan? Doon lang tayo mag-stop. Doon, sabi doon, pure myrrh. So yan ay ginagamit na pabango even sa Old Testament, tabernacle worship. It was also a common perfume and is mentioned as used by the bridegroom in Song of Solomon, chapter 3, verse 6. Hindi na natin pupuntahan yan. So, ito ay isang pabango. Okay? At as we continue, even in Psalm 45, verse 8, the heavenly bridegroom is described this way. Your robes are all fragrant with myrrh. So, ito ay napakabango. No? Na bagay. No? Ito ay maganda sa pang-amoy. So the fragrance of Christ as the bridegroom is thus represented typically by myrrh. So let's go to Matthew chapter 2 verse 11. Matthew chapter 2 verse 11. Okay, Matthew chapter 2 verse 11. So sabi dito, and when they were come into the house, they saw the young child with mother, Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts of gold and frankincense and myrrh. So John chapter 19 verse 39, yun yung ipinanganak si Jesus Christ, yun yung inoffer, gifts of gold and frankincense and myrrh. Punta naman tayo sa John 19 verse 39. John chapter 19, verse 39. It says here, and there came also Nicodemus, which at first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pounds. Ano nang story ito? Nung ipinanganak si Jesus Christ, merong mga nag-visit na wise men na nag-offer ng gifts, gold, and frankincense and myrrh. Dito naman, nung namatay si Jesus Christ, sabi dito, Nicodemus, which first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes. Dito na nung namatay si Jesus Christ. Nagbigay si Nicodemus, no, ng mixture of myrrh. Pabango. So, nung ipinanganak siya, at the same time when he died. Okay. So, myrrh, ito yung kung paano lumalabas yung kanyang aroma, no? Myrrh supposedly had to be crushed to send forth its fragrance, to yield its aroma. Pag ito daw
lalo mong kinakrush, dinidikdik, lalo daw lumalabas yung kanyang bango. Okay? So, ganun yung characteristic ng isang mirror. So, now, yan tayo magtatapos no, sa first part. Ang ating outline is the city or the church. Okay? So, stop ko na para makita ko na kayong lahat yan. So, very short lang yung ating lesson. Sa introduction lang tayo. But Hannah and Naomi gave us additional informations about that. But ano yung relevance nito? No? So, ngayon, I want to ask somebody from you, okay, to summarize what we have learned. Okay? Or what have you remember sa ating pinag-aralan sa discussion natin ngayon. Okay, so let's see. Ay, nandito na si Joy. Hello, Joy. Okay. So, si Nathan, si Jem, yeah, si Jella, si last time nandito na sila, no? So, sige, I will call somebody. Huwag kayo mahihiya, ha? Na magsalita. Okay lang yan. So, I will call somebody kung ano yung, tapos bibigyan ko ng kaunting yung summary ninyo, or I mean, pagkatapos nyo magbigay ng summary, magbigay ako ng short comment, no, before we end. So, let me now call, tantararan, sino kayang tatawagin ko, o si Aika na wala. Okay. So, tawagin natin si Aisley. Sige. Ano natutunan mo doon sa kaunting history, no, na ating pinag-aralan? Ayan. Start na po. Summarize mo, yes. Summarize po. Ngayon, di ba, siya na yung Izmir from Turkey. Mm-hmm. Tapos, siya yung mga nagtatak sa akin, free city siya. Then, highest sa kanila, at ina-accept na rin nila as Lord, si Caesar. Mm-hmm. Tapos, yearly, kailangan nilang mag offer ng burnt incense. Tapos, sasabihin nila, Caesar is Lord, Caesar mm-hmm. is Lord. Okay. Tapos, pinapersecute po yung mga yon kapag hindi sila nagsabi ng Caesar is Lord. Mm-hmm. Then, after po sabihin nila ng Caesar is Lord pala, binibigyan sila ng certification. Mm-hmm. May certificate sila na nag-burn sila ng incense and nagsabi sila na Caesar is Lord. Mm-hmm. Then, sunod po yung Smyrna from the word near. Yes. Pinaka, ay, like, nag-release siya ng fragrant aroma, lalo na kapag sila ay naka-crush. Yes, okay. So, po, doon sa background pa lang nun, mm-hmm. doon ko pa, doon mo malalong maintindihan yung story ng Smyrna. Wow. Bakit? Bakit? Bakit naintindihan? Ang gandang, ganda ng sinabi mo doon, ha? Sige, bakit naintindihan yung story ng Smyrna? Doon sa background yung pa lang. Sa mirror po. Mm-hmm. Kasi, example po nun, yung, di ba po yung name niya is the Suffering Church. Yes, very good. So, lalo silang napersecute, nakakrush, pero with that, naging faithful sila sa Panginoon. Mm-hmm. Then sa Panginoon, they give sweet aroma po. Amen. Tapos diba kasi, kunwari, yun doon ko rin nalaman yung persecution nila ng kapag kailangan nilang sabihan ng Caesar is Lord. Ano yun? Parang, parang may nag-feedback sa inyo. Sa inyo, siguro sa side nyo. Baka kailangan, okay. Ano, mute yung ibang, ah, sige. Sa okay. Ano, ulit? Ayun ano po. Yung Caesar is Lord po. Di ba po, one of the persecution po dun yung kapag hindi nila sinabi ng Caesar is Lord kasi alam nilang hindi si Caesar yung Lord. So dun po sila pinapatay. Mm-hmm. So as in grabe yung tribulation nila. Kaya siya na-claim as the sovereign church. Okay, very good. So nakita nyo that by just a study, dun pa lang no, na-gets na ni Aisley and maybe some of you have thought of that na nai-relate na agad doon sa kanilang by just studying the history and short background of it, nai-relate nyo na yung experience ng church no at yung kanilang faithfulness no. So pag-aaralan pa natin yan in details, but that's a good point no, very nice. So next I will call
Yung mga pwedeng mag-video, ha, maglabas kayo ng video. Okay? So let me call Pauline. Hindi nasabi na po ni Icy. hindi pa nasabi. Yan ang pinakamadaling sagot, no? Nasabi na po. Okay, sige. Kahit yung ano lang. Sige. Aside mo naman. Kuya, yung akin, yung ibibigay ko na lang po is yung, actually may assignment po ako, hindi ko lang po nabasa. Sige. Kasi po na, nakasulat po ko yan. So yung akin po, maikli lang po siya, bali yung pagkakaintindi ko po dun sa background po na Smyrna, yung switch ko po is considered nga po siya as a suffering church dahil po dun sa parang sa poverty and tribulation. Mm-hmm. And sa Smyrna po, isa po siyang wealthy and powerful city. Then, dun po sa verse na, wait lang. Pwede dun sa verse 9 ba yun? Yung sa verse 9 ng Revelation chapter 2. Mm-hmm. Sinasabi po din na, dun sa statement po na, regarding poverty, but you are rich. Mm-hmm. So, it parang ini-indicate po din na yung church po is not literally poor po, pero yung sa poverty, but you are rich, parang sinasabi po dito na financially poor, but they were rich in their relationship with God. So, yung wow. Po yung okay. Pagkakaintindi nice. Po sa so, so sila ay sabi diyan maganda no sa verse 9 ano verse so nine. They are in poverty now I hope sa mga susunod na magbabasa ano kayang reason bakit mahirap bakit naghihirap itong mga church mga members ng church ng Smyrna no compared mo sa Ephesus hindi naman sinabing mahirap sila but this church itong lugar na ito sa Smyrna ay dumaranas ng kahirapan. Pero nga, sabi ng Panginoon, but you are rich. Okay, so pag-aaralan natin yan. So salamat. So ang gaganda ng mga sinasabi nyo, no? So by just studying the history, that's the reason why we need to study the history of these churches at yung historical background nila para ma-relate nyo at na-relate nyo na nga agad, no? Nakuha nyo na agad yung point kung bakit natin pinag-aralan yung history. So, first part, again, ang meaning ng kanilang pangalan ay myrrh. No? That the more you crush that myrrh, the more the aroma, the aroma comes out. No? Yung kanilang bango. Ang bango ng myrrh ay lalong lumalabas pagka kinakrush. So, yan ay pag-aaralan natin sa mga susunod. At meron tayong pag-aaralan na isang very important person and maybe we will watch his life. Okay? Manonood tayo ng sabay-sabay through Zoom. No, panonoodin natin ang buhay ng isang mananampalataya from this place na talagang dumanas ng kakaibang persecution but lumabas yung bango, no? Yung amoy ng kanyang pagiging Kristiyano, 'di ba? So the more Christians are being crushed, the more lumalabas yung kanilang aroma. Okay? So very good. So siguro yan lang kayo lang muna sa mga susunod, yung mga hindi natawag, mag-ready. No? At again, huwag kayong matatakot na mag-share kasi ginagawa nyo naman yun sa school. No? So ito ay part ng training nyo na rin. No? Huwag kayong mahihiya and huwag kayong matatakot. At sabihin nyo, ay, hindi na ako a-attend. By just listening, and then you give your thoughts. No? Gusto ko marinig kasi yung inyong mga naiisip, hindi lang ako yung magsasalita. No? So yan ay part na rin ng communication skills ninyo na pwede nyong ma-develop. Okay? Okay lang, Nathan, no? Na-late daw si Nathan. That's fine. Okay? So, yun lang. Nag-ano tayo? Nag-start tayo and then magtatawag ulit ako. So ang nagpasa pa lang sa akin again si Naomi,
si yung may isa, sta si Zaitel, si Krisha, si John, si Hannah. So may magbabasa ulit na dalawa next time, then reflection ulit tayo. Ganun ang gagawin natin para maging maganda yung ating pag-aaral at nag-iisip tayong lahat, no? Hindi lang ako ang nagsasalita. So be ready and I hope you will always be present sa ating kung hanggang kailan man ito abutin, ha? At magtuloy-tuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. Sige. So we will ask. So in-ask natin last time yung mga September na celebrants sa kanilang mga pre-request. Meron pa sa October? May mga celebrants sa inyo sa October? Ha? Aika po. Aika, sino pa? Gabi. Si Gabi. Si? Gabi. Gabi. Wala si Gabi eh. Oo nga po eh. No, si Aika, magbigay ng prayer. Si Lem. O, sino pa? Isa pa? May isa pa? Si Zaitel. Si? Zaitel? Si Zaitel. Okay. So, magbigay kayo ng prayer. Hindi, August. Mo si Lem, August diba? Si Zaitel eh. August si Zaitel. No, August. So, si Aika, si Lem. Sorry, my bad. Isa pa. Si... Siguro, kung wala na, siguro si ano na lang. Si... Sino yan? Si Aika, si Lem. Sino kaya? Kung pwede lang magsalita, no? Si ML. Si ML. Yung ML... ML2. 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 Ano lang, prayer request. Aika, mag-start ka muna. Anong prayer request mo? Sige, Aika, what's your prayer request? Just tell us and then silently we will pray and then I will close. Request po yung sa ano po. Bukas po, pasukan na po namin online class. Ah, okay. Wow. Congratulations. Then? Yung prayer request po sana po, hindi po bumagal yung net. Kasi po apat po kami. Kasi pangatlo okay. Po kami sa umaga. Mm-hmm, yan nga ang mga. Tatlo pala po. Oh, sige. Pag-pray natin daw sa... Yun po, ano po. Pre-request po na sana po may... Maayos po yung pag-interaction po ng teachers namin kahit po online lang po. Okay. Sige. So pag-pray natin si Aika sa kanyang first day of online schooling tomorrow at sa internet daw. And of course, katalinuhan. Si next, si Lem. Lem? Nagjo-join pa lang si Lem. So si ano na lang, si ML2. Anong prayer request mo? Kamusta ka naman dyan? Anong gusto mo ipag-pray namin for you? Bukas na rin. Ano po? Sana po ma-maintain yung grades ko. Okay. Yung papa ko po, sana po, matigil na po sa video. Okay, sige. Meron pa? Okay, so pag-pray natin din yung ma-maintain ni ML yung kanyang grades, good grades, and yung father niya, no, matigil sa bisyo and salvation, no, ng kanyang father. So, just keep on serving ML, okay? So, grow continuously in your spiritual life, guided by your ates and kuyas there. Okay, next, si Lem. Prayer request, Lem. Ano pa? Online classes din pa kasi mm-hmm. yung isa kong class sobrang stressful. Talaga? Sige. So, nai-stress na daw si Lem. So, pag-pray natin si Lem na huwag ma-stress, no? Sabi nga, pag-stress ka daw, Lem, mag-desert ka. Galing yan kay Tito Ray. Yung stress na may D, ha? ED. So, ibalik ta rin mo lang yung stress na spelling, di ba? Magiging desert. So, mag-desert ka lang when you're stressed. Of course, we will pray for you. So, ipanalangin natin si... nag-isip kayo, no? Tama ba? Yun yung spelling. Pagka mali ako, sisihin nyo si Tito Ray, ha? Sige. So, si Lem. So, ganun din yung studies.
So yan yung mga prayer request nila. Sige, silently we will close in prayer. So I will give you 2 to 3 minutes and then I will close. Okay? So let's bow our heads and close our eyes. Let's close in a word of prayer, young people. Lord, we thank you for this time na pinagkaloob niyo po sa amin. Kasama ko po ang mga young people na ito online who are eager, Lord, to attend this session. I pray, Lord, that you would continue to bless their respective lives and help them, Lord. Help us, just like the church at Smyrna, that whatever circumstances we have, if we will encounter persecution, we will continue in serving you, and whatever things that will arise in our workplaces, in schools, even the peer pressures, help us, Lord, na malagpasan po ang mga bagay na ito, even temptations, and help us to continuously overcome and grow in our knowledge in you. And thank you, Lord, because you have written this church to remind us to be faithful to you. As we continue, Lord, sa mga lessons namin sa mga susunod na Sunday, be with us at kayo po nawa ang siyang maluwalhati at maitaas sa amin pong mga pag-aaral na ito. And salamat po, Lord, again, sa privilege na mapag-aralan po ang iyong salita. Be with these young men and women and may they grow more in the knowledge of your Son, Jesus Christ, and to be Christians who will be faithful in serving you in whatever happens, whatever problems, whatever trials they will face in life. Develop and raise young men and women who will be strong, just like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, to this group of young men and women. So again, we thank you, Lord. We honor you. We love you. Thank you for loving us. All these things we ask in faith in the most precious name of our dear Lord and loving Savior, Jesus Christ.
Amen. Okay, so let's have a picture taking, our traditional picture taking. Okay, and then mamaya na yung final announcement, mag picture taking muna tayo. Ready? 1, 2, yung mga, oh, wala nang hahabol na magbi-video, mag-on ng video nila, wala na ba? Oh, sige, 1, 2, 3, smile. Ay, wait lang, umabol si Seifel tsaka si Josiah. Again. Ready? 1, oh, pasok ka, Saya, yan, and Seifel, yes. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang. Sino? Actually, sino yung pangalan ng bunso nyo ba yan? Opo, kuya. Si Natalie. Ah, si Natalie. Inabot ko ba yan? Online class din daw siya. Inabot ko ba siya? Hindi na po. Hindi na. O, ulit pa, ulit. Wait lang. Medyo may hindi nakatingin sa camera. Ulit. Ready? Ulit. Tingin kayo sa camera lahat, ha? Sa screen nyo. Ay, sa camera nyo. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Ay, wait lang. Si Lem, nahuli. Again. Ready? 1. Lem, labas. Lem. LJ. Nawala kayong video mo. Okay, yan ha. Ready? 1, 2, 3. Smile. Okay, sige. Last na. Dali. O, tingnan nyo yung mga mukha ninyo, ha? Kung nagugustuhan nyo yung mga mukha ninyo. Okay, ayan. Okay, ha? Sa inyo. Mukha namang okay. Ayan, ha? Okay na. Sige, stop. Puna yung screen and then I'll stop this. Final announcement lang.